Hi guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel! So, panibagong araw, panibagong pagkain na naman yung papakita ko. So, ngayon, papakita ko ngayon kung paano gumawa ng easy and creamy gelatin. So, ito yung mga ingredients natin. Siyempre, kailangan natin ng master gulaman, jelly powder. So, tasa nyo yung kung anong gusto nyong flavor. Then, 1 liter of water. And Alaska Evaporada. Pwede siya sa ano, ibang brand guys kung anong gusto ninyo. And 2 cups of sugar. Yung tubig ko, 1 liter lang siya guys para nandun pa rin yung lasa. Mas masarap siya. Tapos yung gatas, kalahati lang siya ng can yung nilalagay ko para hindi siya masyadong maglasang gatas. So, next guys, ilalagay naman natin yung master gulaman sa kalder. Yan. Di pa nakabukas yung kalan guys. Then, kailangan natin siyang haluin ng maigi. Bakit hindi nakabukas yung kalan? Tapos, tsaka natin bubuksan yung kalan, guys. Dapat mahina lang yung apoy niya, guys. Di naman yung sobrang hina, sakto lang. Kailangan halu-haluin natin, guys. Kasi kapag hindi natin siyang hinalo-halo, may tendency na mamumuo yung gelatin. So, hintayin lang natin siyang kumulo, guys. Tapos, kapag kumulo na siya, ilalagay na natin yung gatas. So, dito din pa rin yung paghalo, guys. So, ayun guys, kumukulo na siya. So, ilalagay na natin yung 185 ml na gatas. Guys, pwede rin pala siyang fresh milk kung gusto ninyo kung wala kayong iba. Ayan, halu-haluin lang natin guys. Ayan, nag-iba na yung color niya dahil sa gatas. Tapos kapag may wire whisker guys, mas maganda para mas mahalong mabuti. Guys, lalagyan naman natin yung 2 cups of sugar. Ayan guys, paano ba natin malaman kung luto na yung gelatin? So, kukuha lang tayo ng konti. Ayan, tapos lalagay lang natin sa water. Tapos, kapag namuo siya guys, ibig sabihin nun luto na. Pero kapag hindi pa siya namuo, hindi pa siya luto. So, lutuin lang natin siya ng konti pa. So, ayun guys, luto na siya. Ngayon, papalamigin lang natin siya ng onte tapos itatransfer na natin siya sa container. So, ayan guys, tinransfer ko na siya sa container. So, kapag hindi na siya ganun kainit guys, pwede niya na siyang itransfer any container. Tapos, guys, pwede rin pala siyang lagyan ng toppings tulad ng raisins, fruit cocktail, tsaka cheese para mas masarap. At nung ginawa ko kasi, swak sa budget lang, kaya hindi ko nila siya nilagyan ng toppings. So, sa halagang 50 pesos, meron ka ng dessert. Yan. Pero sobrang sarap naman niya guys, sobrang creamy.
Tapos guys, kapag nilagay nyo pala sa ref, huwag nyo ilalagay sa freezer. Mas maganda kapag nilagay nyo sa chiller kasi mas masarap siya. Tapos yung texture niya mas maganda. So ito na yung finished product guys. Thanks for watching guys. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel.